talagang perfect bike, di ba? Tini-mini na parang kapintasan. Mababa yung arangkada niya. Nakasanayan ko naman na. Eh, sana maayos. May chance na nag-hard start. Ayo, grabe, di ko alam mararamdaman ko. Oh, sige, G tayo dyan. Yan. Ayun ba? Dating napapanood mo lang kanila Read for Speed, di ba? So, saan na ba tayo? Well, ganun talaga ata kay Kawasaki. Para at least, kompleto na pag nantipi rin. Kaya soon, papalitan din natin yan ng medyo mas mataas. Goldfish memory pa more. Lalo na kapag may angkas, mauutak, mga scams. So, be thankful na lang din, di ba? Think sa positive side. Woo! Yo, what's up mga ports? Since meron tayong 10 things I like with the ZX Superbar, eh syempre meron din tayong dislikes. Alam naman natin na wala naman talagang perfect bike, di ba? Kahit gaano pa natin kagusto to, eh meron at meron pa rin tayong makikita na tini-mini na parang kapintasan, na parang, di ba? Alam niyo naman siguro sinasabi ko. Pero yun na, umpisahan natin. So, unang-una, syempre, sa pinaka-noticeable sa kanya is yung kanyang low power in low RPM, ayan. Or in short, yung tinatawag naming acceleration delay kay ZX Superbar. Halos lahat naman kami ganito, na kahit stock pipe or aftermarket pipe, is talagang ano siya, mababa yung arangkada niya sa low RPM. Lalo na kung starting from stop yung motor, tapos iaarangkada mo, eh talagang ano siya, mahina yung arangkada niya. Kaya yun yung ano eh, talagang most downside niya kung ipang ano niya siya, racing, diba? Mataas nga yung horsepower, 50 horsepower si ZX Superbar. Eh ang kaso yung torque niya naman, diba? 22.9, diba? Grabe yung baba nun compared sa Ninja 400, sa R3, napakalayo nung torque. At dagdag pa natin yung bigat ni ZX Superbar, di ba? Kaya talagang mabagal siya sa arangkada. Kasi syempre, pag mabagal din yung arangkada, maiilang kapag sa traffic. Diba? Kasi gantong pag-stop, hindi agad-agad arangkada yung motor kapag binirit mo. Eh, ganun na talaga. Sanayan na nga lang, which is, nakasanayan ko naman na. Pero sana lang, di ba? Kung sakaling magkaroon ng official remap si ZX Superbar, eh sana maayos or at least madagdagan yung arangkada niya. Pero let's see, pag may lumabas na official remap, let's go, abangan natin yan. Alright, so pangalawa sa dislikes kay ZX Superbar, ayan, is paminsan hard start. Ayan, lahat kaming ZX Superbar owner is na-encounter na rin talaga to. After ibiyahe si ZX Superbar, and bigla mo ang ipaparada, then pagbabalikan mo siya maya-maya, eh yun, may chance na nag-hard start siya. Pero after nung first PMS ko sa kanya, hindi ko na ulit naranasan yung hard start eh. So parang siguro dahil bago lang yung motor, kaya ganun, not sure. Pero may iba naman sa amin na kahit nakapag PMS na is nararanasan pa rin daw nila yung hard start. Na sa tingin ng iba is dahil daw sa mataas yung temperature ng ZX Superbar, tapos tatanggalin agad nila yung susi. Ayo. Yun. Sabi meron boss, dun tayo sa tabi. And nagpa-vlog ako eh, shout out to eh. Dun tayo sa tabi boss. Okay. Grabe, di ko alam mararamdaman ko. May nakakilala sa atin. Anong pangalan niyo boss? Moto RTV. Ah, moto vlogger din kayo, ayan. Okay, eh, shout out Moto RTV, subscribe kayo. Yan, support local moto vloggers, ayan. Ito, may sticker tayo para kay sir. Tapos yung may nag-invite sa'yo na milk tea. Ah, ayan, sama rin kayo, gusto niya? Oo, sige, G tayo dyan. Yan. Pag after ng MECQ, i-announce ko na lang yung details. Eto, yan lang kailangan tayo ni Chef. Sticker. Hirap lang kunin, naka-glove. Yan, ito boss. Ayan boss, tatlo. Yan, shout out kay Sir. Picture na ako dun sa side. Ah, sige. Ayan boss. Comment nyo na lang yung picture dun sa page natin sa FB para ma-post rin natin. Boss, salamat. Ingat ha. Nagpa-vlog ako eh. Shoutout. Anong channel nyo ulit?
Moto RTV. Ayan, sige sabihin niya. Please subscribe to Moto RTV. Salamat. Yan. Ingat ha. Ingat. So, yun. Gulat ako, may una nang nakakilala sa atin dito. Shout out Moto RTV daw. So, saan na ba tayo? Ang sarap sa feeling talaga ng ganito. Dating napapanood mo lang kanila Read for Speed, di ba? Yung papatabihin ka sa daan para mabigyan ng sticker. Solid. Ano na ba ulit tayo? Ipag-usapan natin? Ayun sa hard start. So, usaping hard start, eh, para sa akin naman, hindi ko na siya na-experience ulit. Pero sa ibang ZX25R owner, syempre, di ba? May times na nakakahiya yun, lalo na kung maraming tao, tapos mahihirapan yung start ng motor. Kaya yun, medyo turn off sa part is ZX25R. Pero yun nga, sa akin is okay naman ah. Kaya hindi na masyado big deal sa akin yun. Alright, so next na dislikes kay ZX25R is, in terms of parts naman tayo, nakalimutan ko iba eh. Parang hindi maganda. Malaki nyo, bagay. Ano, malaki na? Yun yung ano, pag sa mga iba na puro hate lang sinasabi kay ZX25R, mga hindi pa nakakita personal. Laro kay boss. Yan, usaping dislikes naman sa parts si ZX25R is yung halogen signal lights. Well, ganun talaga ata kay Kawasaki. Kahit sa ibang models niya, ang tipid sa signal lights. Na sana sa ibang model is LED na rin, di ba? Para at least kompleto na pag nang tipirin. Mini ano lang naman, di ba? Kaartihan ko lang din. Alright, so next na ayaw ko sa kanya is ito. Yan, yung mababang visor. Diba kasi parang useless siya in terms of high speed na eh. Medyo malakas talaga yung tumatamang hangin kasi ang baba niya nga lang, diba? Kaya soon, papalitan din natin yan ng medyo mas mataas na visor para at least mabawasan yung wind noise siguro dito sa helmet natin. Kasi sa tingin ko, isa to sa nakaka-contribute nun dahil yung helmet natin yung sumasalo nung ingay. So yun, pang-apat. So yung pang-lima, wait, alalahanin ko lang muna. Cut ko muna yung video hanggat sa maalala ko. So ito, naalala ko na. Yung pang-lima. Goldfish memory pa more. So yun nga, isa sa ayaw ko rin sa kanya is, yan, masyadong mababa yung ano niya, ground clearance. Yun nata yung tawag doon. Kaya dahil doon, itong pipe natin sa ilalim, kapag may humps na medyo mataas, eh tumatama siya. Kaya mapapa-cringe ka na lang sa tunog eh. Lalo na kapag may angkas. Ayun, doon ko lang mostly na encounter yun eh, kapag angkas ko yung OBR ko. Dahil nga siguro sa bigat din, 'di ba? Pero ayun, isa lang sa medyo Alright, so ito, finally, last na parang sariling opinion ko lang din naman, yung mga accessories is ZX25R is hindi ano accessible dito ngayon sa Pinas, di ba? So since bago pa nga lang tong motor na to, kaya wala pa masyadong gumagawa ng accessories para sa kanya dito. Kaya ngayon, ang only way para makakuha kami ng accessories is through Shopee sa Indonesia. Kasi sila pa lang yung ano ngayon, talagang nagbebenta ng accessories. Pero at least kahit paano, 'di ba? May way kami para kumuha. Kaya yan, makikita niyo mga tol. Medyo marami-rami na tayong nalagay dito kay Deco eh. At gagawin ko siya ng vlog soon, yung compilation ng mga accessories na nalagay natin kay Deco. Ang ayaw ko lang kasi ngayon sa Shopee Indonesia kasi may times na scammers talaga sila. Ilang beses na ako nagoyo, mga mauutak, mga scammers. Pero wala tayong choice, ganun talaga. At least kahit pa paano, meron pa rin mga successful na dumadating, diba? So be thankful na lang din, diba? Think sa positive side. Alright, so yun lang mga tol, ang 6 dislikes ko dito kay ZX25R. Kasi kahit anong isipin ko ngayon, wala na ako ibang maisip na talagang ayaw sa kanya. Wala, talagang goods sa goods para sa akin pa rin to si ZX25R. After 3 months of using it, yun pa lang talaga yung masasabi ko. Pero soon, siguro gawan din natin siya ng siguro half a year review or 1 year review na. Kung talagang abang good sa good si ZX25R. Alright mga tol, that's about it. So see you on the next one. This is Bims always saying, ride safe, life safe. Peace. Grabe traffic. Woo! Tayo dyan, yan.